Yung mga kanyang hugasan natin para matanggal yung mga dumi-dumi niya. Lagay natin dito sa isang container. Dito na lang siguro. Dito na lang. Kuha lang kayo ng brush. Ito. Parang ganun din ah. Ayaw. So hinuhugasan natin yung mga key para matanggal yung mga maruruming ano niya, mga residue, mga kalawang, mga grease or yung mga key oil na dating nakalagay sa kanya. Kasi 'di ba, usually yung mga key niya dumudumi, lalo yung mga hinge ano niya, hinge drive niya, yung mga ito katulad nito. Dumudumi yung mga loob nito, ayan, yung salpakan ng mga screw. So dapat talaga hinuhugasan siya. Ayan. And then ito, itong lagayan, itong mga keycaps, dapat malinis din yan. And then, bago nyo siya hugasan, o nga pala, bago nyo siya hugasan, tatanggalin nyo muna yung mga foot cork, mga key corks. Ang ginamit ko lang dito ay dishwashing liquid. Huwag kayong gagamit ng mga detergent na matatapang kasi maaring mag-react siya dun sa pagkaka-plating ng mga key nyo eh. Halimbawa, nickel plating siya or silver plating, baka mag-react siya. So, ano ba yung mga possibility mangyari? May tendency na lumabo or matuklap. Kaya gamit lang kayo ng dishwashing liquid. After nating hugasan tong mga key, patutuyuin natin siya syempre. Pero, patutuyuin siya na ano ha, napupunasan. Hindi yung patutuyuin mo lang siya sa ano, air dry lang, hindi pwede. Kasi kailangan mapunasan mo talaga siya. Tapos, yung mga hinge drive niya, kailangan malinis mo din. Applyan mo siya ng key oil. Yung mga loob niya. Yan. So, maganda siya pag malinis talaga eh. Kumikinang-kinang. Yung A key, tsaka yung mi bemol niya. Maliliit. Sila yung mga maliliit na key. So, yan. After yan, ibang dalawa natin. Bandaw ng isa pa. Tsaka pag malinis kasi yung key, mas makapit yung dikit ng ano natin, ng mga foot cork niyan. Diba maganda na siyang tignan. Kasi malinis na. So next naman natin is yung body ng clarinet. So ito, dagdag lang tayo ng konting ano, so ng liquid ano, dishwashing. Yan. So, sa paghuhugas ng body ng clarinet, kung mapapansin nyo, pwede ko naman siyang ibabad kanina eh. Isabay dun sa ano, habang hinuhugasan ko yung key, pwede naman siyang nakababad. Pero, hindi dapat, kasi wood siya, wood.
So, isa sa iniingatan natin yun. Mahin natin loob. Gamit lang kayo ng malambot na brush. Ayan. Sa paghuhugas naman ito, ito, gamit rin kayo nitong mas malaki at mas malambot. Ayan. Kailangan malambot yung gamit yung brush para hindi magasgas yung body ng clarinet nyo. Ayan. Sa mga chimney, stone hole, ayan. So pagkatapos nyong i-brush yung ano, pagkatapos nyong i-brush itong body, huwag nyo siyang iiwan dito sa pan. Okay? Huwag nyo siyang iiwan sa pan. Banlawan nyo siya agad. Tapos lagyan nyo dito, sama nyo sa ano. Same procedure dun sa lower joint. So, ginagawa natin to para matanggal yung bakterya niya. Lalo na kung yung instrument is matagal nang naka-stuck o matagal na siyang nakakulong sa case. Yan. Linisin natin kasi, syempre, hinihipan siya. Maganda, malinis yung ano niya. Loob at labas. Yan, next. Same procedure lang katulad dun sa kanina. Okay, and then banlaw. So, sa mga magtatanong, anong kasunod after nito? After nito, pag natuyo na siya, tuyong-tuyo na, napunasan na natin, a-applyan natin siya ng oil. Titreatment natin yung wood niya para bumalik siya sa ano, sa mukhang bago. And then, ito nga pala yung pambalot ng clarinet. Nilaban ko din, ayan. Nakababad din siya dyan. So, siguro mamaya or bukas ko na siya babanlawan para nang sa ganun yung mga bakterya tsaka yung mancha niya mawala.